Ayan guys, papunta na ako ngayon at nag-grab ako papunta sa SM Novaliches. Doon kami mag-meet ng friend ni Ms. J. Costura. So, andito na ako. Nasa SM Novaliches na ako. Nasa 15 minutes lang yung biyahe ko from. So, it's 12:30, so titingin muna ako ng mga buy one take one dito sa Watsons and mga sale kasi ngayon dito guys. So, try nyo rin pumunta dito sa Watsons guys, sa any branch. So, ayan. Ayan guys, bala kong bumili na. So, ayan, nakakita ko ng hair color pang para sa pamangkin ko. Buy one, take one. $199 lang siya, guys. Habang inaantay ko si Michelle, lakad-lakad ko na. So, meron pa akong 10 minutes. Then, kakain muna ako nagutom mga guys. So, merienda muna ako ng wapo. So, ayan, guys. Papunta na kami sa bahay ni Miss Gina. Kaya rin namin si Miss Shine. So, nasa 7, 8 or more than pa kasi may mga inaantay pa. So, ito na yung bahay ni Miss J, guys. Ito na. Dito na kami. Namatay yung papa, yung nanay. Nakikita ko kasi ni Jay. May message. Kung saan ka pinta? Ganun lang naman po. Since, ano naman, nabasa nyo naman yung tingin ko po, diba? Sa akin naman kayo lahat. So, mas madali sa akin. Kasi medyo kailan ako na kayo. Ayun lang. Tapos, mag-press na po kayo. Bumlahi pa kasi yung ganyan tapa. So, andito ako sa room ni Miss J. Costura. Ayan. Napakasimple lang nung room niya, guys. Oh, napakalinis. Yung doll niya. Ayan. Kay Miss J. Hi! So, ayan siya. Dito siya. Andito kami sa room niya. So, ayan. Pinakita ko na. And then, bawal kasing sabihin yung, syempre, personal, ano ko. Yeah, hindi namin na-record or hindi namin talaga sinadyang i-vlog yung personal stuff niya sa reading kasi respect naman niyo. So, ayun lang. So, later ulit, guys. Papasok lang doon. So, ayun na nga, guys. Tapos na ako magpa-reading kay Miss J. Costura and hindi ko siya pwedeng sabihin ko ano yung nabasa niya sa akin. Siguro mamaya i-share ko sa inyo. Ano ba yan? Nabubulol na ako. And, ayun, pa-uwi na ako. And, feeling ko uulan. So, kailangan. And, yun nga, kakagaling ko lang kay Miss J. Costura. Yung famous, ano, Nostradamus ng social media, Philippines. So, ayun, naka-uwi na ako. Sobrang lakas ng ulan. And, guys, sobrang legit niya. Matagal ako hindi nakapag-vlog pala. Sorry, kasi marami pala akong inayos, marami akong ginawa, marami akong nilalakad, etc. Ako na yata na sobrang busy nitong mga nakaraang linggo. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. And, yun nga, napuntahan natin, nagkaroon tayo ng time na pupuntahan si Miss J. Costura. And, guys, ang masasabi ko lang, sobrang bait niya. Tapos, ano, mabait siya and ano pa ba, sobrang humble niya and pagkat niyakap ka niya ay pag hinawakan ka niya mafe-feel mo yung ano, mafe-feel mo talaga na totoo talaga siya, na totoo siya sa'yo. I mean yung sobrang yun nga, sa mga sinabi niya kasi guys, hindi ko ma-share lahat kasi it's my privacy din and hindi ko pwedeng yun nga, kwento. Hindi ko pwedeng i-video, i-record. Pero,
Naka-record siya sa akin. Pero dito, hindi ko siya pwedeng ilagay kasi very, ano na yun, very personal na yun. So, ayun, siguro magbibigay lang ako ng konti, mga pahapyaw lang sa mga sinabi niya. Actually, guys, siya yung nakapag-predict dun sa mga lindol, tapos dun sa... Marami na siya nag-predict eh. Parang pag pinose niya, parang napapaginipan daw niya eh. Tapos parang pag pinose niya, yan sa Facebook niya, pwede niyo siyang i-follow. Siguro mga ilang days or weeks, nangyayari talaga. So guys, ito lang masasabi ko. Wala pong masama kung maniniwala tayo or hindi sa mga hula. Kasi... ano lang naman. Pero, syempre, kay God pa rin tayo, diba? Parang, si Lord, si God pa rin ang mag-guide sa atin sa lahat. Ganyan. So, kailangan pa rin natin magdasal sa Kanya. Lagi pa rin tayo magpe-pray, no? So, yun nga, guys. Sobrang may positive, may negative kang maririnig. So, bago ka pumunta sa kanya, guys, kailangan magpa-appointment ka muna. Meron siyang mga admins, mga friends na mag-aasikaso sa'yo, mag-aasis sa'yo. Para personal mo siyang makita. So, sila yung sasagot. So, yun nga, nagkaroon ako ng time na doon ako bigla nagkaroon ng time sa gusto kong makita niya yung past, present, and sa future. So, ano ba? Ano bang masishare ko? Ang masishare ko lang kasi guys, naniniwala din naman ako sa mga, ano niya, sinabi niya sa akin. And kasi guys, ikaw naman ang kukuha ng baraha. So, dun lang siya magbibase sa cards mo. Kung ano yung makukuha mo, kung ano yung mapipili mo cards, dun lang siya magbe-base sa makikita niya sa'yo. Pero, pwede ka rin yung makita tapos hawakan ka niya, ay yakapin ka niya. So, sa akin, na-feel ko talaga na sobrang totoo naman siya talaga, guys. And, yun nga, legit siya. So, kailangan maging prepared ka lang sa sarili mo. Maging prepared ka sa mga maririnig mo. It's either positive or negative sa mga sasabihin niya. Kasi nga, hindi siya laro, guys. Sobrang hindi siya laro. Talagang, kung meron siyang makita sa baraha mo na lumabas at may masabi siya, so, i-accept mo yon or it's up to you kung maniwala ka or hindi. So, yun nga. So, medyo maingay, guys, kasi una-una yung electric fan, nalakas ng ulan, matikin talaga ang every time. So, ayun. Ano pa ba? Actually guys, nakita niya yung past ko na naka all white daw ako. Ayan, sabi niya sa akin, naka all white ako, sabi niya. And parang nasa ano ako ng medicine, sabi niya. Nasa field ako ng medicine, which is totoo. So parang akong kinilabutan, guys, kasi sabi niya, naka all white ako na nasa field ng medicine. So tinanong niya ako kung ano daw yung natapos ko. Sabi ko sa kanya na nag-nursing ako. And tinanong niya ako kung... kasi sinabi ko rin na nag-CEU ako. So, sabi niya, yung CEU daw ba is naka-all-white? Sabi ko, yes. So, dun pa lang, kinilabutan na ako. Nakita na niya na naka-all-white ako. Sabi niya sa akin kung magkaroon daw ako ng opportunity, pwede kong ituloy ulit. Kasi talagang malapit na talaga ako. Malapit na rin ako dun sa stage na sana matatapos na actually. Hindi naman ako nahihiya kung undergrad. Pero, ayun, yun lang. Sabi niya, ituloy ko. And hindi pa naman daw huli ang lahat. Kahit na, syempre nagkakaedad na tayo, pwede pa tayo mag-aral. Yung iba nga, 40 plus, diba, may mga nag-aaral pa. So, yun guys, nilabutan ako dun sa sinabi niya na yun. Nakita na niya pala ako na naka-all white. Tapos, sabi niya, yun lang, masishare ko lang din, sabi niya na,
sa personal ko hindi na, pero ito lang, sabi lang niya, ingatan ko daw yung mga gamit ko. Cellphone, wallet, pera, alam naman ng wallet. Pera and kung ano-ano, basta yung mga personal ano ko, bag na nandun sa bag. Lagi ko daw ingatan. Kasi pwede yun mawala. Which is, siguro, yung sinasabi niya pwedeng mawala, pwede akong mas na chance.